Kulangan sa silid-aralan ang problema ng DepEd ngayong pasukan. Kulang pa rin daw ang mga module para sa K-12 program habang ang ilang textbook ay nakitaan ng maraming mali. Saksi si Isay Reyes. Hindi ito nobelang komedya. Pag mag-interview ka raw ng isang tao, kailangan nakahanda ka dito sa ganitong form. Nakita mo dyan, name of subject, birth, death. Araw ng kamatayan mo, paano kita interview? Patay ka na. Hindi ito bastos na babasahin. For Kopag's father, any creature with a hole could be entered. He forced his wife to have sex with him. At lalong hindi ito kathang isip. Especially when conversations are carried out in monologues. Conversation, how can that be a monologue? English learning material ito ng Department of Education o DepEd para sa grade 8 students sa ilalim ng K-12 program. Sa pagkasuri ni Antonio Go, isang private school supervisor, halos 2,000 pagkakamali ang natagpuan sa libro. Yung module, hindi tapos. Oh. Unfinished. So everything is really wrong. Paano raw matututo ang mga estudyante kung sa libro pa lang, mali-mali na agad ang itinuturo? Parang pinaglalaroan niyo yung mga bata. Yung sinalabusab mo yung utak ng bata, di ba? Maling-maling katwiran niyang work in progress, that's wrong, di ba? Ano ka, guinea pig? Sagot ng DepEd. Tinitignan natin yung content niyan. In fact, dumadaan yan sa masusing review natin eh. Hindi naman natin sasabihin 100% perfect yan eh. Bukas naman tayo dito sa mga comments. Pero ang mali-maling datos sa mga textbook, bahagi lamang ng mas malaking problema. Sa 2012 audit ng COA, marami raw learning materials para sa K-12 program na hindi na ipadala sa oras, hindi na ipamahagi, o hindi na tuluyang nagamit. Pinuna ang ganito mga problema sa Muntinlupa, Malabon, Navotas, Palawan at Region 4A. Mahigit 10.7 million pesos na halaga ng learning material na sayang. We recognize yung COA findings, but remember, yung 2012 kasi is the initial implementation natin ng K-12. At siguro, tingnan natin, nag-i-improve ba tayo over time? We are naman. 2 taon na ang K-12 program, pero ang Muntinlupa Business High School wala pa rin natatanggap ni isang kopya ng grade 8 modules para sa English at Araling Panlipunan. Ang naibigay ng mga materyales para sa ibang subject, madali pang nasira. It's print, newspaper print. It's not so sturdy. Late namang na-deliver ng DepEd ang mga modules sa Pedro E. Diaz High School sa Muntinlupa City. Ang ginawa na lang po namin, it was reproduced out from the soft copy. Dahil huli nang nakarating ang mga modules sa Muntinlupa Science High School, pina-download na lang sa Facebook page ng eskwelahan ang pahina ng mga ito. We have to be creative enough. Nang ipatupad ang K-12 Basic Education Program noong 2012, layunin ng gobyerno na mas pagtibayin ang pundasyon ng edukasyon sa bansa, bagamat hindi raw talaga maiwasan ang ilang gusot. We are improving, base na rin doon sa mga comments, suggestions. Walang kahandaan, minadali, hindi gaanong pinag-isipan ang K-12 ng Department of Education at ng gobyerno. Isay Reyes ang inyong saksi.